الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فالتقوى سبيل النجاة والرشاد والفوز بجنة رب العباد يقول الله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون All praise is for Allah We praise Him We seek His assistance And we ask for His forgiveness And we seek refuge in Him from the evils of ourselves. I bear witness that there is no deity other than Allah, and I bear witness that Muhammad is His slave and messenger. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan ninyo ang Allah sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga kasamaan at pagsasagawa ng mga kabutihan nang sa gayon makamit ninyo ang dakilang tagumpay. O people of Tawheed, the trials and tribulation and various calamities that befall and afflict Muslims are caused by the disobedience of Allah Almighty. O Allah, your forgiveness is broader than our sins, so forgive us. Your mercy is more hopeful to us than our deeds. So have mercy on us, O Allah, we have wronged ourselves and confessed our sins. So forgive all our sins, O most merciful of the merciful. Calamities can be repelled, cannot be repelled, and misfortunes cannot be lifted except by taking the appropriate means. Among that means for repelling and lifting calamities is returning to Allah Almighty. Allah Azza wa Jalla yaqul, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marahil marami sa inyo ay nagtataka kung bakit lumalaganap ang sakit. Dumarami ang sakuna, pagkawala ng tubig, pagbuhos ng malakas na ulan, pagdating ng baha, at pagdating ng bagyo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sagot dito ay nasa aya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng Quran. Kanyang sinabi sa banal na Quran, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Nangangahulugan na lumalaganap ang kapinsalaan sa kalupaan, ang pinsala sa kalupaan at sa dagat ay dahil sa kagagawan ng mga tao. Kanya itong sinabi, lumalaganap ang kapinsalaan sa kalupaan at dagat na katulad ng tagtuyot, kakulangan ng ulan at pagdami ng sakit. Kabilang ang walang tigil na pag-ulan, bagyo at iba pa dahil sa mga masamang gawain na ginagawa ng mga tao. So ito ay dahil sa kasalanan ng mga tao. Upang mangyari sa kanila ang ilang bahagi ng parusa sa kanilang masamang ginawa rito sa daigdig,
nang sa gayon ay magsipagsisi sila sa Allah at tatalikuran ang mga pagkakasala. Mga kapatid, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Kanyang sinabi, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. At anumang nangyari sa inyo o kayong mga tao, nasakuna sa inyong din at sa inyong makamundong buhay ay dahil sa inyong nagawang mga kasalanan at kamalian. At pinapatawad sa inyo ng Allah ang karamihan sa inyong mga kasalanan at hindi niya kayo pinaparusahan. Ibadallah, laqad naha Allah jalla wa ala 'anil fasadi fil ardi bi jami'i suwarihi. Katunayan, pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gumawa ng anumang kapinsalaan sa lupa. Kanyang sinabi, فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung mayroon lamang sa mga nauunang henerasyon ang natitira mula sa mga mabubuti at mga matutuwid na nagbabawal sa mga walang pananampalataya sa kanilang pagtanggi sa paniniwala at sa mga paminsala nila rito sa kalupaan, ay wala ka pa rin makikita mula sa kanila na mga naunang tao ang naniwala kundi mangilan-ngilan lamang. Iniligtas sila ng Allah sa kanilang gawain na yaon ay mula sa kanyang kaparusahan noong pinuksa niya ang mga masama. At kanyang sinabi, at kailanman o Muhammad, ang inyong Rab ay hindi niya pupuksain ang isang bayan kung ang mga naninirahan doon ay mga matutuwid na iniiwasan nila ang anumang paminsala at panghaapi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga kapinsalaan at pinsala na dumarating o di kaya'y pagsubok na dumarating sa isang tao o di kaya sa isang bayan, yun ay dahil sa kanilang kasalanan. Tulad na nangyayari sa ating bansa na kung saan laging dumarating ang sakuna o bagyo. Dumarating ang bagyo, pagbuhos ng malakas na ulan, pagkamatay ng maraming tao dahil dito, ito ay dahil sa kasalanan ng mga tao. Ito ay maliwanag na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'at Rasulullah alayhi salam amiratun bil islah wa nahi 'anil fasad. Ang pagpadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta, sila ay nag-uutos ng kabutihan at sila ay nagbabawal ng mga masasama. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming ayat na kanyang nabanggit, isa rito ang kanyang ayat, فَذْكُرُوا أَلَىٰ أَلَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Sinabi ng Allah, at alalahanin ninyo ang biyaya ng Allah sa inyo na ginawa niya kayo bilang kahalilin ng mga nauna upang mga siwa rito sa kalupaan pagkatapos ng sambayanan ni Ad at pinagkalooban kayo ng magandang kabuhayan at tirahan dito sa kalupaan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. At maging mabuti at maging mabuti ka sa mga tao sa pamamagitan ng pagbigay ng kawang gawa na tulad ng pagiging mabuti sa iyo ng Allah, at huwag mong hangarin ang anumang ipinagbabawal ng Allah sa iyo na pang-aapi sa inyong sambayanan, katiyakan,
Hindi minamahal ng Allah ang gumagawa ng kapinsalaan. Ako lumatas ma'un, wa astagfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin, faya fawzal mustagfirin. الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه ما kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga kasalanan na kung bakit tayo ay pinaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagdating ng mga sakuna at iba pa, una rito al-kufru billah. Ito ang mga pagtanggi sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung hindi paniniwala sa nag-iisang Diyos. Kanyang sinabi, Alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa azab bima kanu yufsidun. Ang mga iyong tinanggihan nila ang kaisahan ng Allah at iyong pagkapropeta at pinasinungalingan kanila at hinaraman nila ang iba sa daan patungo sa paniniwala sa kaisahan ng Allah, daragdagan namin ang parusa sa kanila na napakasidhi dahil sa kanilang ginawa ng napagtanggi at pagpigil sa mga tao na sumusunod sa katotohanan. Pangalawa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, al-wuku' fis syirk. Ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kabilang sa pinakamalaking kasalanan. Al-wuku' fis syirk. Liqawlin Nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma su'il ayyud dhanbi a'zam faqala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, nung siya ay tinanong kung ano ang pinakamalaking kasalanan, ang kanyang sagot ay ang pagtambal sa Allah na kung saan siya ang lumikha sa iyo. Ang pangatlo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, saddun nasi an sabilillahi wa manhajil haq wal manhajil haq. Ang pagpigil sa mga tao tungo sa daan ng Allah ay ang Islam, ibig sabihin ay ang Islam. At kanyang sinabi ng Allah sa banal na Quran, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Ito ang mga salita sinabi ng mga munafikun. Sinabi ito ng Allah sa surah Baqara, ang pagpigil at kapag pinayuhan sila na huwag silang gagawa ng kapinsalaan at katiwalian sa ibabaw ng kalupaan, sasabihin nila bilang pagsisinungaling at pakikipagtalo, kami ay mga taong mabubuti. So yun ang sinabi ng mga munafikun. Pang-apat, nashrul bida'i bainan nas. Ito ang pagpapalaganap ng bid'a o innovation na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang gumawa ng makabago sa Islam na hindi kabilang sa Islam, sa turo ng Islam, ay pahuwarad ang gawain ito ay hindi katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. At panglima, sa kuddimain ma'asuma min muslimin wa mu'ahidina bighayri haq. Ito ang pagbuhos ng dugo o pagpatay sa mga taong walang kasalanan. Kabilang ito sa mga napakalaking kasalanan na ipinagbabawal ng Islam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu ala Allahi min qatlil muslim. Ang pagbuho ng mundong ito ay napakadali sa Allah subhanahu wa ta'ala kesa sa pagpatay sa isang muslim na hindi karapat dapat patayin. At panglima, qat'ut tariq. Ito ang pagnanakaw o paghuhold up sa mga daan. So kabilang ito sa mga malalaking kasalanan na kung saan binanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. At ang pang-ito, akhdhur rishwa wa ta'amul birriba. Ito ay laganap sa atin, sa bansa natin, na kung saan ang pagsusuhol
pagkuha ng suhol at pagkakaroon ng interes. Kapag humiram ka sa iyong kaibigan, ay nagkakaroon ito ng interes o tinatawag nilang 5-6. At ganun din, malapit ng eleksyon sa atin, ang mga tao, kahit mga Muslim, ay ginagawa nila ang pagsuhol. So ito ay mahigit na pinagbabawal. So huwag tayong magtaka kung bakit maraming sakuna, maraming palagi na lang binabagyo ang ating bansa dahil sa mga ganitong gawain. At ang pangwalo ay tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ito ay ang pag-iwan sa pagpapatupad o di kaya ang pagsasabi ng katotohanan o tinatawag pag-uutos ng mga pinag-uutos ng Islam at pag-iwas sa mga pinagbabawal ng Islam. Pangsiyam, muharabatul ulama wal muslihin. Pagsuway sa ating mga ulama. Marami sa atin, kung nakikita ninyo ngayon sa mga social media, yung mga tao, yung mga awam, yung mga walang alam, hindi mga nakapag-aral, lagi nilang sinusuway ang mga ulama. Lagi nilang pinagsasalitaan ng masama na kung saan ito ay kabilang sa malaking kasalanan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At lastly, uqubul walidaini wa qat'u silatir rahim. Ito ay ang pagsuway sa mga magulang. Kabilang ito sa malalaking kasalanan. Wa hadha wa sallu wa sallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam faqad amarakum rabbukum bihadha fi kitabih faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون